honestly, mga labidab, hindi ko nagustuhan ang sinabi ni Eric. Good morning, mga labidabs. Welcome back to my channel. Char-char lang! Nagpipiling na naman ang lolan niyo. Take two! Good morning, mga labidabs, and welcome back sa ating bahay! At sino ang excited sa part 2 ng story ng isang lalaki na nangibang buhay? Joke! Bahay lang, mga labidabs. Para sa mga buguhan dito sa aking bahay, hello po, welcome! Ako po ang inyong lingkod, ang chismosang kulot na nakatira dito sa Florida. Ayun. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, go ahead na po at i-click nyo po ang subscribe button. At para naman updated kayo sa mga uploads ko, go ahead and click that notification bell, yung may parang ting-ting-ting-ting doon, para naman kapag may upload ako, lagi kayong na-update. O, diba? Kaya ipagpatuloy na natin itong chismisan na to at reactionan na ito. Pero bago yan, mga labidabs, gusto kong ipakita sa inyo ang aking mukha nang hindi pa naayos ang aking buhok at hindi pa nagbihis at nanonood ng video na ito. Ito yun, mga labidabs, don't judge me, okay? Ito yun habang ako ay naluluha dahil sa na-touch ang lola nyo, dahil ang puso ko ay hindi bato. In 3, 2, 1, and... This is my face, mga labidabs. O diba, parang artista lang, may paiyak-iyak na ang lola nyo. Pero grabe, deklaro kayo akong bugas. Uy, miss. Leave me alone. Marami pa akong bigas. Haharvestin din kita. Huwag muna ngayon. At ayun na nga, mga labidabs. Pagpatuloy na natin to at diretsyohan na itetch. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Pero bago yan, inom muna tayo ng kape. Unang-una sa lahat, I am happy na happy ending na naman sila. As expected, mga labidab, kapag may mga ganong issue na pumupunta doon, lagi pinag-aayos ni Papa Rafi Tulfo, and I am so glad na na-okay din sila at nag-meet sila in the middle na magsusustento ang lalaki kapag may trabaho na siya ng 40,000 at kung hindi naman, sa ngayon ay 20,000 lang muna. Pero honestly, mga labidab, hindi ko nagustuhan nung sinabi ni Eric na dapat daw ay mag-counterpart yung asawa niya dahil wala nga raw siyang trabaho. I don't know if napansin niyo yun, pero nung sinabi niya na dapat kasi sir mag-asawa kami, dapat kung wala ako, siya lang muna. Well, you have a point. Tama si Papa Rafi Tulfo. Siguro kayo din ay agree kayo doon na tama siya. But at the same time too, mga labidabs, I feel like it doesn't sound good for me. Ito yung akin lamang ha. Akin lamang to, mga labidabs. Hindi ko alam kung paano ako magre-react, pero I think the reason na ang babae or the reason na ang asawa niya ay naghahabol sa kanya ay dahil na din sa kanyang pangangabit. Siguro kung sasabihin natin kung okay yung sitwasyon nyo, kung okay yung relationship nyo, kung nagpakita ka ng 9 years or kinausap mo siya ng 9 years, maybe yun pa mismong asawa mo ang maghahanap ng paraan. Though hindi naman natin masasabi na hindi naghanap ng paraan yung babae, kasi for 9 years din, nagpapadala lang ng 20,000. We all know na hindi yan enough para sustentuhan ang tatlong bata at magre-renta pa. Anyhow, how di karabaw, di ba? Tutin ba? Pero mga labidabs, di ko naman talaga sinasabi na mali talaga si Eric. Pero mali naman talaga siya, hindi ba? Sumang-ayon kayo sa akin sa last, sa part 1 na may mali siya. Kung sa 9 years na hindi mo kinausap ang asawa mo, sino bang hindi magiging baliw niyan? Sino bang hindi magiging stress? Sino bang hindi maghahabol? Siyempre, kung ako yung nasa side ng asawa mo, for 9 years hindi mo ako kinakausap, at ang masakit pa doon, yung kumakausap sa mga anak mo, ay ang kabit mo mismo, syempre masasaktan ako. Hindi ko yan matitake. It's a big slap in the face. Para ka talagang sinampal sa mukha ng harap-harapan. Alam mo yung anak mo yun, tapos yung anak mo nagiging okay na lang na yung kabit yung nagpapadala, yung kabit yung mga nagsasabi ng kontsa ganito, pera ko to, ganyan.
hindi ba yan malaking slap sa mukha? Hindi ba yan malaking insulto para sa'yo as asawa? Kaya siguro nagkaganon-ganon na yung babae, yung totoong asawa, dahil lababaliw na sa kakaisip. Siyempre, di ba, iniwan ka ng asawa mo, sumama sa iba, tapos alam mo pa talaga na may kabit siya, at alam mo mismo sa sarili mo na siya, yung kabit, nagkukontak sa mga anak mo para magpadala. Sinabi ni Eric, tatlong beses siya nagpadala ng 50,000. Sabihin natin totoo yun. Pero kung nagkasakit o kung totoo man ang sinasabi ng asawa mo na nagkakasakit yung mga anak mo, of course, hindi na yan magiging enough. Siguro, alam nyo, ito napapansin ko ha, kapag talaga ang tatay or isa sa mag-asawa ay nagloloko, meron talaga consequences. Alam nyo yung it's either nagkakandaleche-leche yung buhay nila or nagkakasakit yung mga anak nila, parang walang katapusang problema ba? Parang sinacycle talaga ni Lord yung problema. Parang ganun yung napapansin ko sa mga case na ganito. Yung parang may mga nagluloko, may mga ka-etchosa na ginagawa. Nasaktan lang ang asawa ni Eric, kaya siya nagkaganon. Sobra na, kaya niya siguro nasabi na ipapakulong niya na dahil nasaktan na siya ng lubusan. Hindi natin alam mga labidabs kung magagawa ba ni Eric ang sustento na 40,000. Hindi natin alam kung ano ang mga next na mangyayari. Kung gagawin na ba talaga ni Eric na siya na mismo ang kakausap sa mga bata or makikipag-usap na siya sa kanyang ex-wife. Pero mga labidabs, yun na yung isang bagay na dapat na lang natin i-wish sila ng good luck. Kasi hindi naman natin hawak ang kanilang mga buhay, palagi ko yung sinasabi. Maging masaya na lang tayo sa naging outcome ng kanilang issue. Kung tutusin mga labidab, ang swerte-swerte ni Eric dahil sa kanyang mga anak. Matatalino pala itong mga anak niya. Yung panganay niya nakatapos na daw, if I am not mistaken, civil engineer daw. O diba, bongga. Parang si Eric lang din. Pero mga labidab, Eric has a very good and kind-hearted kids. Saludo din ako sa ina, sa ex-wife ni Eric. Kasi mga labidab, kung iba yung mga tao, alam niya talaga na may kabit pa, or alam talaga ng asawa niya na, asawa mismo na, yung kabit nagkukontak sa anak, I think mga labidabs, i-brainwash niya yan. Magsasabi siya ng masama. Pero itong asawa ni Eric, mga labidabs, I salute her so much. Hindi siya nag-brainwash sa mga anak niya. Hindi man lang niya sinabi na, huwag niyo nang kausapin yung ama niyo, ganito, ganyan. Walang mga ganun. Very good, very well trained niya yung mga bata. Hindi niya kinukonsinte na magalit kayo sa ama niyo dahil ganito yung ginawa niya. Ito yung isang bagay na dapat tularan talaga ng ibang mga tao. Ibang mag-asawa kasi na kapag naghiwalay na sila, tapos yung anak sa kanya, binibrainwash talaga nila yung bata. Huwag mo nang kausapin yung tatay niyo kasi nagloko, pero ito hindi niya brainwash, which is a very good example na dapat tularan ng ibang mga nanay dyan na nagkahiwalay. I know mga labidabs, hindi man natin mabiblame yan sa kanila kasi hindi naman natin naranasan or hindi natin alam ang nararamdaman nila. Pero nakakapamangha yung mga abilidad nila na ganun na parang kinaya nila na kimkimin ang lahat na hindi nagsasabi ng masama tungkol sa isang tao. Alam ko may mga viewers ako dito na katulad din ng case na ito kasi binabasa ko ang mga comments niyo. And shout out sa inyong lahat mga labidabs. Isa kayong mga inspirasyon. Alam ko, hindi biro na iwanan ka ng iyong asawa, pero kinaya nyo. Kaya naman mga labidabs, solved lang issue nila, finish na. Kaya finish na din tayo. At hanggang dito na lang mga labidabs, ang vlog-vlogan ng lola nyo, ang reaction video. At abangan na naman natin kung ano ang mga ka-etchosan natin bukas. Bukas mga labidabs ay pupunta kami sa Miami, kaya magma-vlog-vlogan lang ako bukas. Wala tayong reaction video. Pero let's see, baka may mga hot issue na naman dyan. Alam nyo naman, ang lola nyo hindi mapigilan kung may mga ka-etchosan kay Papa Raffy Tofu. Mag-iingat kayo! Don't forget to always wear your smile, okay? Dahil yan lang ang puhunan natin. Kahit wala nang ngipin, wear your smile pa rin mga labidabs. God bless you mga labidabs. I love you all and have a wonderful weekend. Bye! Love you all! Okay, Daddy. Your son is crying, it's because the yogurt that he's been carrying all the time fell. One has opened and I took it away from him. So now he's crying because I'm not giving it back.
Here you go. That's your yogurt, I know. Are you happy now? Poor thing. I love you.